Muling nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group upang talakayan ang mga bagong updates ukol sa kakulangan ng mga nurse sa bansa at mga bansang mataas ang demand sa Filipino nurses. Sa isang state dining sa Malacanang, pinag-usapan ni PBBM at ng mga opisyal ng PSAC-HSG at iba pang ahensya ang mga rekomendasyon at progreso sa pagpapaunlad ng healthcare system sa bansa. Kabilang dyan ang access sa mga gamot at pagpapalakas ng sistema ng PhilHealth. Nagbigay din ng ulat ang mga PSAC-HSG sa mga ongoing initiatives ng samahan, gaya ng Building Capacity and Capability Program sa Clinical Care Associates o CCA, na layong tulungan ang mga nakapagtapos sa kursong nursing na makapasa sa board exam. Naitalang 457 na nursing graduate mula sa unang batch ng programang ito ang na-i-match na sa 7 higher education institution at nakahain na ang review program para sa kanila. Patuloy naman ang pangangalap ng samahan sa mga enrollees sa review program para sa second batch ng CCA na inaasahan namang kukuha ng board examination sa May 2025. Ayon sa tala, tumaas ang bilang ng mga board passers simula noong 2022 kumpara sa pre-COVID years dahil sa recalibration ng curriculum. Nakatakda na rin ang implementasyon ng Enhanced Master's Degree in Nursing Program sa 17 HEI na magsisimula sa Agosto ng taong ito. Kakabit nito ang iba pang programa ng samahan na layong mag-produce ng mas maraming teaching personnel sa larangan ng nursing. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang trabahuin ang mga bilateral agreements sa mga bansa na handang magpaabot ng subsidiya sa edukasyon ng mga Filipino nursing student na inaasahan nilang maglingkod sa kani-kanilang mga bansa. Sa kasalukuyan, ang ugnayan sa pagitan ng Austria Hospital at isang partner na LGU ay nagsimula na sa paglatag ng plano para maisakatuparan ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.